TMX 155 half wave stator, no? Ayun, half wave stator, ituturo ko ang color code connection nito at paano ito gumagana, no, mga pap. Half wave stator ng Honda TMX 155, paano nga ba gumagana ito, mga pap, no? At sana ay sundan nyo ang aking ituturo, actual video po ito, mga pap. At ano po, mga pap, ayan mga pap, ang stator ng ano, Honda TMX. Ayan yung stator niya, ano lang, ito yung primer coil na nagsusupply sa CDI na EC type CDI, at ito yung charging secondary coil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, may bakanting isa. Ayan o, ang stator ng Honda TMX. Ayan mga pop, at ito yung pulser, blue, yellow, at ayan po, binibidyo ko po. Ayan na mga pop, simple lang. Ito ang magneto ang umiikot, siya yung nagki-create ng kuryente para magkaroon ng kuryente yung stator. Ayan mga pop, siya nagka-charge habang umiikot, habang bumibili. Ayan, habang bumibilis ang ikot ng magnetong ito. Ayan. At maingay po. Ayan mga papa. Ayan po ang stator. Ang kulay nito, ayan. Ayan o. Kulay niya ay, ayan, ang kulay nitong primer coil na nagsusupply sa ECCDI, itong black, red, ayan, black, red, at itong green, ground, at ito naman yung yellow, yun yung sa charging o control or papunta sa headlight switch, at itong white, ang charging, ayan po, ang charging. Yan, ito po pulser. Yan, ayan na yung pulser, oh. Green, white sa pulser sa CDI, at itong blue, yellow sa CDI din yan. At ito yung indicator ng neutral. Ayan po, ah. Indicator. Color code. Yan po, bali ilang wire yan. Itong yellow papunta sa regulator, at white sa regulator, at yung white red sa indicator, yung green ground, at yung blue yellow sa pulser. Ayan, yellow at ang green ground, ayan po, ah. Ayan, yan. Ayan po, umiikot yung magneto. Kapag umiikot ang magneto, nagkakaroon ng kuryente yung dilaw, puti. Ayan, okay na, oh. Nadali na namin, oh. Wala nang tagas, oh. Ano po, oh. Ganda talaga pag ano, no? Ganda TMX, no? Vintage, eh.